Hola, hello, kumusta? Ako si Gia at ngayon maglalaro tayo ng Storyteller at Chapter 7 na tayo. Let's go! So, una sa balota, rivals. Eto. Four deaths. Four deaths. Okay, four deaths. So, ang gagawin dyan, papakamatay. Hindi, ayaw nila magpakamatay. Ah, pero tinulak siya. So, malamang mamamatay siya. Tapos, alam ko na, madali lang to. Nabuhay si eto. Siya naman ang tumula kay Baron. Sabi niya, you bitch! Pinatay mo ko! Tapos, nag-revive naman si Baron. Ngayon, siya naman tutulak kay Knights. Oh, kaso four daw. Isa, dalawa, tatlo pa lang. Ano yan? Ah, kahit multo. Ang galing ah. Saya neto ah. Okay, next. Rescue. Medyo mahirap to. May bilog kasi dito. The queen is rescued. Okay, si queen daw ay na-rescue. So, meron itong queen, knight, baron, wedding, and kidnap. Una, kinasal mo na sila. Ay, ayaw niya kay knight. Gusto niya kay baron. Ayaw din. So, dahil galit, ayan na lang. Ito, nagalit si baron dyan. May ganyan eh. Ano po? Kidnap. Ah, kinidnap niya si queen. Tapos, alam ko na. Di ba nakidnap siya? Si knight. Oh, di ba? Okay, merong and married. Kakasal. What if walang hinuhugutan to? Ah, pwede niya pa rin kidnapin kahit walang hugot. Yan. And kinasal sila ni Baron. Oh, di ba? Tendadin. So, revenge naman yung isa. Dahil nagalit siya, si Baron ang kikidnapin. Oh, di ba? Disturb, sabi niya. Next is... ano yan? Usurpers? Everyone sits on the throne. Okay, everyone sits on the throne. Unang-una, ito yung trono. Una si Queen nakaupo dyan. Matik yun. Tapos si Baron. Ay, hindi. Mag-away sila, B. Ito na lang. Ay, hindi. Yan. Ang sama kasi ito si Baron. Tinulak, B. Dahil doon, si Knights na ang naging hari. Siya na yung nasa trono. So, dahil doon, ito madali lang ito. Si Baron, tutulak niya si Knight. Diba? Oh. So, nasa, siya na yung nasa trono ngayon. Basic. Wala bang mas mahirap dyan? Next is forgiven. Usurper is forgiven. Usurper? Sino ba si usurper? Kinidnap niya yung aso. Ay, hindi. Ito na lang. Ah, si usurper yung aso, di ba? Nakidnap siya, B. So, yung aso, nasa throne. Yung aso na yung may throne. Tapos, nakidnap. Yan na, pinakawalan. So, dahil doon, siya na yung ano. Ay, nasa aso pa yung trono, B. Then, alam ko na, unitin natin. Una, yung queen nakidnap ng aso nang di sinasadya. So, wala na siyang trono. Tapos, binalik din ng aso. Sabi niya, joke lang po. Tapos, siya pa rin yung reyna. Ay, hindi. Hindi pala siya magagalit hanggat... So, nanakawin na lang ng aso. Once nanakaw na, magagalit na yung queen. Yan, pinakawalan niya na, B. Tapos, yung trono, binalik ng aso. Hindi, paano niya ibabalik? Paano yun? Paano niya babalik yung corona? Ay, alam ko na. Yung aso naman yung kikidnapin. Diba? Para sa kanya na yung corona. Ay, paano sila magbabati? Ay, alam ko na. Diba, kinidnap siya. Magbabago yung isip ng queen. Sabi niya, sige, papakawala na lang din. Ay, hindi. Diba nasa throne, nakuha niya na yung corona. Sabi ng queen, sige, papakawala na lang din kita. Kawawa ka naman. Kanan. Okay, basic. Next. Suitor. The queen marries. Ano the queen marries? Okay.
So, una, magpapakasal sila. Ay, ayaw nila magpakasal. So, nag-disguise na lang to si Baron na dragon. Tapos, nagpakasal sila. Ayaw niya. Ayaw niya ng dragon. Ah, ayan. Tapos, kunyari, di ba, nag-disguise siyang dragon. Si Baron, nagkulong-kulungan. Ay, hindi. Kunyari, nakidnap niya. Hindi. Ay, alam ko na. Si Queen, kinidnap ni Baron. Ayan. Di nakulong. Dahil doon, habang nakakidnap siya, si Baron lumabas. Paano ba lumabas? Ay, hindi. Paano alisin yung disguise? Yan na, hinubad niya na. Tapos, kunyari, siya yung nagligtas. Uy, hindi kasi kailangan niya magpakasalbi. Hindi, tanggalin na lang natin to para may space. Usog natin to. Yan, dahil mahal na nila isa't isa, nagpakasal sila. Basic! Okay, last. Secrets. Last chapter bago matapos ang episode na to. Medyo madali na lang to, guys. Red-handed. Murderer gets arrested. So, murderer get arrested. Ay, ito na naman si Butler, si Duke, si Detective, may witness, may ballroom, and gone. So, murderer get arrested. Malamang si Butler kukunin niya yung barrel. Tapos, babarilin niya si Duke. Tapos, may witness. Ayan o. Ay, silipan pala ito. Ang galing. Nasilip niya. Gagi, binaril. Dahil doon. Ah! Patay na si Duke. Murderer gets arrested. Eh, ba't di niya hinuli? Siya na nga yung, ano, detective. Oh, hindi niya nakita. Ay, nakita niya lang patay na. Okay. Ganyan na lang. Sumilip siya, tas... Ah, ayun o, nagkamata. Ito, nagkamata, guys. Meron ba yan kanina? Wala ata yan kanina. O, wala. Wala nga. Dapat sisilip muna siya. Una to. Tas nasilip niya. Dahil doon, nasilip niya, mahuli niya na. Diba? Ang galing, may mata. Amazing. So, next, thief. Butler gets fired. So, si Butler naman gets fired. Alam ko na. Madali lang to. Nakita ni Duke na si Butler ginagalaw yung barrel. Ay, hindi. Walang matabi. Nasa ballroom. Ayun. Nasa ballroom, nakita niya si Butler. Hawak yung barrel. Nagalit siya. Dahil doon, ibabalik muna natin to. Kasi pag di natin to binalik, papatayin niya na to si Butler. Diba? So, ang gagawin natin, babalik muna natin tong gun. Then, dahil nabalik niya na yung gun, yan. You're fired! Kuha mo! Nakita ko, ginalaw mo ang barrel ko! Next, revenge. Spouse gets vengeance. Ay, revenge ba yung nabasa kanina? Revenge nga. Pero vengeance. Spouse gets vengeance. Ano naman yung vengeance na mga words na yan? Natututo tayo ng mga deep, mga malalalim na English dito. Asensya natin. Vengeance. Vengeance means punished, inflicted, or retribution exact for an injury or wrong. Okay, revenge din pala yung vengeance. Okay, guys. So, yung spouse niya, malamang ito si Duchess. So, mamamatay itong si Duke. So, kung gagawin natin, ito, kukunin niya yung barrel. Babarilin niya si Duke. Tapos, ay hindi, bago niya barilin, makikita pala siya ni Duchess. Ayan, nahuli niya. Tapos, feel ko mamamatay si Duchess dito eh. Pag di niya, diba? So, dapat ibabalik niya muna yung barrel. Sa ballroom.
Ay, alam ko na. Pagkabalik niya ng baril, kukunin ni Duchess, tapos siya naman yung papatay kay Butler. Pinatay mo ang asawa ko! Ganun! Ganun ang atake. Next report. Duchess gets murderer arrested. Okay, ngayon naman si Duchess. Yung Duchess get murderer arrested. Okay. So, andito sila. Butler, Duchess, Detective Duke, Gun, Ballroom, and Witness. Madali lang to, guys. As usual, kukunin ni Butler yung barrel. Babarilin niya yung si Duke. Si Duke lang talaga. Wala nang iba. Ay, hindi. Una, may witness. Si Duchess. Nakita niyang hinawakan ni Butler yung barrel. At dito sa ballroom, binaril niya si Duke. Hindi nakita niya. Dahil doon, ito yung parang ginawa natin kanina, guys. Binalik na ni Butler yung barrel. Nasa ballroom, nakita niya. Sinumbong niya kay detective. Sabi niya, si Butler ang pumatay. Tapos, ayun, huli na ni detective si Butler. Diba? But Duke is not home. Ha? Ay, okay. So, wala sa bahay si Duke. So, alisin natin to. Duchess get murdered. Arrest. Murderer. Okay. Dito naman, siguro, ang papatayin niya si detective. Ay, hindi. Ayaw niya patayin si detective. Got murderer eh. Oh, ayan. Sige. Matelo ka. What if Duchess get murderer arrest? Yun, nakikita nyo. Kaso wala si Duke siguro, di ba? Kaya di niya na barrel. So binalik niya na lang. Ay, hindi. Di ba hawak niya pa yung barrel? Isusumbong niya kay detective. Hawak niya yung barrel. So, nandito si Butler. Natatago niya, B. Ano yun? Oh, patay. Ang hirap. But Duke is not home. Huliin niya na. Ayon! Nadale mo. Si Duchess yung napatay. Eh, oh, tama pala kasi nagsumbong na siya eh. So, siya pa rin yung may dahilan bakit na-arrest yung murderer. Namatay nga lang siya. Tapos na. So, sa susunod na lang guys yung chapter 9 at yung mga susunod na chapter. So, i-like nyo tong video na to kung gusto nyo ng susunod na episode. Kahit onti lang nanonood, basta i-like nyo lang to guys. Para malaman ko kung i-upload ko pa ba. So, yun lang. Bye-bye. Goodbye.